Tulad ng maraming politiko ngayon, si Marcos ay produkto ng matutuong politika sa probinsya kung saan ilang pamilya lang ang naglalaban-laban. Kongresista sa Ilocos Norte ang ama ni Ferdinand na si Mariano. Nang tumakbo si Mariano para sa bagong National Assembly noong 1935, tinalo siya ni Julio Nalundasan. Ilang araw matapos ang eleksyon, pinaring si Nalundasan habang nagsisipinyo sa loob ng kanyang bahay. Nakukwento ba sa inyo ni Presidente ng Nalundasan case? Oo. Ano kwento niya? Oo. Ano sabi niya? Ulito na. A day or so before election or after election, inamatay si Nalundasan. Ang pinagbibintangan nila si Marcos daw kasi tatay daw inutusan daw na ang kanyang 16 years old na anak na si Marcos na pumatay kina Nalundasan. Inuli, itinulong at inatulang guilty sa krimen ang estudyante si Ferdinand Marcos. Habang inaapila ang kanyang kaso sa Korte Suprema, naging bar top notcher si Ferdinand. Matapos ang ilang buwan, pinaligtad ng Korte Suprema ang hatol, pumanig ang pinakamataas na hukuman kay Marcos. Absuelto si Marcos on the reverse ng Supreme Court yung desisyon na ito dahil lang sa isang tao, si Justice Jose Laurel. Inisip ni Laurel, matalino itong tao, sisirain natin ang kanyang kinabukasan. Sayang, pagbigyan natin. And on the basis of that argument, hanap na sila ng technical kwan na para palayain si Marcos.